Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat po sa dumadagdag na subscriber, no. Magbigay lang po tayo ng ano rito. Reaction, no. Maganda po to. Death penalty in Vietnam's largest fraud case. 6 days ago lang po ito. Oo. Pakinggan natin, ha. Vietnamese real estate tycoon Trong Mai Lan has been sentenced to death after being convicted of embezzlement, bribery, and banking regulation violations in what has been described as the country's biggest bribery, panunuhol, di ba? Fraud case. The court in the country's financial center, Ho Chi Minh City, found the 67-year-old property tycoon guilty of embezzling $12.5 billion from the Saigon Commercial Joint Stock Bank over an 11-year period. Lan also breached banking laws that caused the bank to lose a total of $27 billion. Prosecutor said Lan used shell companies to effectively lend herself hundreds of millions of dollars from the bank, which drained the savings and investments of tens of thousands of depositors. Lan's husband, Hong Kong investor Eric Chu, was also sentenced to 9 years in prison for violating banking regulations. The case. Pati yung asawa niya, 9 years for violating banking regulation. Marami pong nadamay po rito yung mga tumanggap po ng lagay. Yung isa, 16 years imprisonment. Pero yun, yung babae, death penalty. The case is said to be part of a wider anti-corruption campaign in Vietnam that has led to several high-profile arrests and the resignations of top figures, including the country's former president, Vo Van Thuong, in March. For years, Lan has been a central figure in Vietnam's financial world. The former market stall vendor rose to become a property developer with holdings in Vietnam and abroad. Her real estate firm, Van Tin Phat Group, managed around 1,000 business entities under the VTP umbrella. Prosecutors said they were used to funnel the loans. Thursday's verdict does not address the losses of around 42,000 victims who invested in fraudulent products. Investigators say Lan will face additional charges in a separate trial still pending. Bukod ho doon sa bitay, meron pa akong separate charges still pending. Katakot-takot ho, ano mga boss? Aba, billionaire ho ito ha. Hindi ho peso, dolyar. Pati asawa niya, pati mga government official na mga nabigyan niya ng suhol, lahat damay. No, mga friend? Samantalang dito sa Pilipinas, pambihira, isang peking pastor, hindi pa mahuli-huli. Diyos ko. Huwag mo sabihin walang panlagay yan. Ibig sabihin, no, ang gobyerno ng Vietnam hindi ho pwedeng lagyan ang presidente. Pero yung isang presidente nag-resign ho yata. Yung presidente nag-resign. Sabi ah, nag-resign yung ano, pinaka prime minister yata, o nag-resign. Napalitan ng bago, oo. Marami hong sumabit dyan ng mga nalagyan nitong babae, no? Alam nyo mga friend, hindi kaya mahina yata sa pag-OA itong babae, dapat nag-neck brace siya, o kaya nag-wheelchair, ha? Samantalan dito, mga boss, no? Ha? Si Kibuloy, patong-patong na yung kaso. Patong-patong yung warrant of arrest, hindi pa maaresto. Si Bantag, si Tebes. Et, huwag mo sabihin hindi kaya nit, hindi pa... Eh, maski isang bansa, pwedeng tumakbo ito dahil bilyonaryo, di ba, mga boss? O mahina siguro abogado nito, no, mga friend? Wala bang, ano,
siguro kung mga kagaya nila Tupac yung naging abogado nito, baka sakasakaling hindi ito na baka nakalusot ito, no? Pero anyway, iba ho kasi batas doon saka dito, no? No? Ha? Sus Mario Joseph, no? Ganda, ang magandang manirahan niya ata talaga doon, ano, dito sa atin, alay. No? Ang problema dito sa atin, yun nga. Ha? Yung ICC, ayaw pang i-recognize nung namumuno si His Excellency. At talagang hindi niya ibibigay si Duterte. Crime against humanity, suyaan, ha? Malayo, di ba? Klase. How do we hold the previous administration, in particular the former president, accountable po? Well, mga kaibigan ko na lawyers din, pinakita nila na there is actually a provision in the anti-graft law. Nakalagay doon, a government official who causes injury, undue injury to the government, causing undue injury to the government through manifest partiality or gross inexcusable negligence is liable. Tsaka penalty dyan is 6 years to 10 years, no? Imprisonment. Tsaka 20 years and prescriptive period. So, papasok yan. Kasi yung gentleman's agreement talaga will cause injury to the government. Kasi pinamigay mo yung insyole. Tsaka we have the right to bring repair materials, you agreed na hindi tayo magdala ng repair materials. So, that is causing undue injury to the government. No? Mawawala sa atin yung insyole. So, pwede pumasok yan dyan. Okay. Yung ano po, sir? Yung tao dito. So, may mga pwedeng gawin to hold the former president accountable pagdating dito. Pero yung ano po, yung handshake agreement na yan, hindi ba effectively na-rescind na yan nung sinabi ni President Marcos na kung meron mang pinasok ng previous administration's agreement, I rescind it. Was that enough po? Yeah, ang position natin, kasi yung secret agreement na yan was not revealed to the public. Walang nakaalam yan eh. Kahit na si President Marcos Jr., nalaman nyo na lang yung lumabas yan. Ako, nalaman ko na lang yung lumabas yan. So, wala sa atin nakaalam na meron palang agreement na ganyan. Now, if it is not disclosed, it's not announced, it will not bind the government. At saka, parang agreement lang between two heads of state na it will not survive their term. Pag natapos na yung term nila, hindi na pwedeng that will bind the next president. Dito, ano? One day ago ko to, si Justice Carpio po itong nagsasalita, ano? At sinasabi ni Justice Carpio na pwedeng kasuhan si Digong 6 years to 10 years imprisonment, no? Tsaka hindi na siya pwedeng bumasok sa anumang ano sa gobyerno. Yun ang sinasabi dito eh. Oh. President, kasi hindi niya naman alam yan eh. Wala naman nakaalam yan eh. So, that is our position. It was hidden from the public. Sila lang nakaalam, so it cannot bind the public, no? So, yun ang position natin. It will not bind the next president. Tsaka, sinabi rin ng next president, I refuse to be bound by that. I rescind that kung adyan pa yan. So, that's the correct way. And ano, Justice, how do we move forward from this? Kasi nga, in China, pinalutang yung secret agreement na yan for a reason, no? Nilik nila yan siguro sa media. Obviously, nilik nila. So, meron silang target dyan. And I think this is part of their influence operations. In the meantime, habang nambubuli sila, yung mga leader natin dito sa Manila, nag-aaway-aaway. Nagde-debate tayo. Ano ba yung laman ng secret agreement na yan? I mean, how do we move forward from this? Hindi ba parang naiisahan tayo? Dito ho, mga boss, ibig sabihin, pwede hong habulin ng gobyerno si Marcos, ni Marcos, si Duterte. Pwede hong kasuhan, sabi, diba? Pero dadapat subalit, sa halip na habulin ni Bongbong
si Duterte sa mga nangyaring anomalya nung panahonan niya. Aba, eh siya pa ang pinabababa sa pwesto. Siya pa ang pinagre-resign. Ah? Yung pang si Duterte, ang rally ng rally para pabagsakin yung gobyerno. Samantala ito sa Vietnam, oh, billionaire, ha? Oh. At maraming koneksyon po sa mga sa government official. Lahat po yung mga koneksyon niya ng mga binabribe niya ng pera, huli-huli lahat eh. Lahat po, huli. Pati yung asawa niya, sentensyado rin, no? Eh dito, wala ako talaga, mga boss. Ewan. Eh dito, yun. Yun yung nagkabaon-baon ng utang nung panahon ng digong, sabi naman nito si His Excellency, I don't consider him as a political enemy. Ha? Pinoproteksyonan niya pa eh. Oh, di ba? Oh. Yung kanak naman na sino-comment, pinoproteksyonan niya rin. Sku. Ewan ko na kung anong mangyayari talaga, mga pen. Yan sinasabi natin, let us wait for the ICC. ICC na nga eh. Hindi na nga gobyerno ng Pilipinas eh. Lilitis kay Digong eh. Ah, di ba? Pero ayaw ni Bongbong. Ayaw niya litisin. Ayaw niya rin sampahan ng kaso. Oh, ayun o. Mga justices na nagsasabi na pwedeng sampahan ng kaso si Digong sa mga pinagagawa niya nung siya ang nakaupo pa sa serbisyo. Oh. Sinasabi naman ito si His Excellency, ba't daw papapa? Ba't tayo kaya gumagaan na ikaw ang justice dito sa Pilipinas? Anong justice sinasabi kaya ni His Excellency? Eh, wala nga makapagkaso kay Digong eh. May nagkaso, di ba? Si Franz Castro. Oh, dismiss. Umpisa pa lang. Hindi na nakaabot. Oh. Sa this Department of Justice pa lang eh. Tapos na. Oh. Prosecutor, tapos na agad. Wala na. Oh. Lack of probable cause. Agad ang ano. Ewan ko, ang mangyayari ho dito kay His Excellency. No? Bait daw, mabait. Oh. Aba, oh. Lord. Grabe. Grabe, no? Vietnam mo, ah. Pero sabi nga, meron no, baka bukas, oh, talakayin natin tungkol pa ulit dito sa Vietnam na to. Na dating, abante tayo. Ngayon, sila na ang mas, kasi, oh, yun nga, ang corruption sa Vietnam. May, although may corruption, pero hindi makaano, oh. Paano ka magiging ano, ganyan? Oh. Ganyan ka bang isang gobyerno sa korupsyon? Oh. Aba, eh, sobrang maglagay yung bilyonaryo. Ang dami nga ho niya nalagyan eh. Na mga sa gobyerno eh. Lahat ho yun, tapos. Makukulong pa sila. Tumanggap sila ng lagay dito sa bilyonarya. Oo. Oh. Ha? Eh, si Kibuloy, eh, aba. Wanted na ng FBI, eh, aba. Wala na. Ayak ng kamote. Wanted na ng FBI, ayaw pa tumula sa, ni hindi malaw, umatay sa Senate, sa congressional hearing, wala. Ngayon, gusto ko niya, korte, o ito na yung korte, gumagawa pa ng kondisyon. Alam niyo itong nangyayari sa Pilipinas na to, dito sa sinasabi ni His Excellency na gumagana justice dito sa Pilipinas. Aba, eh, kalat na ho sa buong mundo to, katawa-tawa na talaga, mga boss. Oo. Ha? Ewan. Ha? Nakahuli eh, siya bu ah. Dalawang tonelada, nakasakay sa poto, nakapanood nyo naman ho siguro, no? At nagsalita si His Excellency na, oh, nakita nyo ika, ha? Huh? Ang laki ika niyan, wala naman dumanak na dugo. Oo, wala namatay, oo. Iba ako eh. Diba? Di kagaya nung panahon ni Digong, eh, mga namamatay, eh. Sasay lang yung nabukunan ika na ilang sasay, lumalaban, patay. Puro ganun nung panahon ni Digong, di ba? Oo.
parang pinagmamalaki ni His Excellency na iba ang kanyang administrasyon sa nakaraang administrasyon. Maganda, di ba? Iba tayo mo, ay against ka pala sa administrasyon, nakaraang administrasyon, iba tayo mo ibigay sa ICC. Ba't mo sinasangga? Ha? Kakaroon ho ako ng mental health problem pag ganito. Ang hirap po unawain ito si His Excellency. Ha? Para sinasabi niya kay Digo, kung ano, ita mo, dami ko nahuli nung aking administrasyon, ha? Wala namamatay, ha? Hindi kagaya nun sa'yo, o, di ba? Pero ayaw niyang ibigay sa ICC. Mag-comment nga po kayo. Hindi po tayo nagagaling-galingan. Eh, yun ho nangyayari. Di ba? Kala yung pumunta dun, o. Pumunta rin sa nahuli, o tinignan niya yung mga nahuling siya po, o, di ba? Yun pa, ha? Yung nahuling siya po na yan. Ha? Saan nang galing, saan patungo, hindi ho basta-basta yan, malaki ho yan. 13 billion nga raw eh, ang halaga. At high grade, ha? High grade siya po. Ayon dun sa mga chemists na tumitingin doon sa substance ng shabu, hindi ibang klase, ibang klase, o, oh, diba? Sa Batangas. Pinag-ano ko eh, dami ko tayo pag-usapan ngayon, ha? Tungkol sa Vietnam, napunta tayo sa shabu, napunta tayo, anong klaseng batas meron tayo, diba, mga friend, ha? Ano naman? Hawak mo, hawak nila yan, at mga friend, ha? Hawak nila yung driver, ha? Hawak nila, ha? Oo. Oh. Pag wala pa silang nalaman kung saan ang galing yan, eh, pwedeng sabihin ko, drama na naman yan. Saan ang galing? Kanino yan? Hindi ho mahirap. Pero yun nga, sabi nung babaeng people police bionic, iimbestigahan na kailangan kumuha siya ika ng abogado niya. Meron pa bang abogado yung mga ganyang klaseng caught in the act? Kailangan pa bang abogado dyan? May tatayo pa bang abogado dyan? No? Magagaling abogado talaga sa Pilipinas? No? Eh kung ako ho, eh, abogado, hindi ko na ilalaban yan. Eh court din ako. Simple-simple ta. Sa, eh sabi, nagbinayaran daw siya 6,000. Freight nung siya bo. Ha? 6,000. Ano palagay mo rin sa ano? Paniniwalaan yun, 6,000, 13 billion ang karga niya shabu. At sa dami nun, may kasama siyang nagkamada nun, sigurado. O, kung siya man mag-isa nagkamada nun, eh di siya mastermind, siya na mismo. Hindi siya nagpa-pride, hindi siya plate, hindi siya pinraitan, siya mismo yun. O, tsaka na may kasama, saan mo dadalin? Akalain mo idaan sa checkpoint? O, ano pa raw, papalag, ano pa raw, pero hinabol nila, tapos nung nagbaba na ng, ano, ng salamin, umamoy daw yung amoy ng shabu, kaya yun, natiklo. Ganun ang istorya, ganun ang istorya, o, oh, yun ang istorya, o. Oh. Oh. Pag yan, o, oh, ano, dalawang araw na yata pag-uusapan yan, o. Oh. Hmm. Karamihan, o, dyan, hanggang usapan lang, o. Oh. Wala akong ano. Wala akong mangyayari. Wala akong napaparusahan na ipinakikita sa media na may naparusahan. Ha? Magkulab na ho tayo. Sakit sa ulo itong gobyerno ni His Excellency. Ay, nako. Mga boss. Anong kalase? Sakit ho sa ulo, ha? Mantakin mo. Sa halip na habulin ni His Excellency yung mga billion-billion. Lalo yung Parmali. Oh, yung Parmali, malaki ho yung Parmali. Marami ho yung nakaraan. Korupsyon. Yung nakaraan. Oh. Ha? Yun lang mga confidential fund. Yung budget lang ng Davao. Mantakin mo yung 51 billion ni Pulong Duterte. Asan na? Wala nang nagtatanong yata ron. Kung saan napunta. Ha? 51 billion. Ha? Hindi na naki...
hindi na yata kinaano, wala nang ano, wala walang ano, no, parang hindi man lang tatanungin o bakit nag wala eh, parang walang kakwenta-kwenta pera na mga naubos nung nakaraan, wala akong humahabol. Ang sipste, pinabababa pa siya sa pwesto at sila na raw papalit. Ay, magkulab na tayo mga boss. Kalati Baya, shout out. Noel Tenko, shout out. Good PM, Karoke, sabi niya. Good PM. Kalat niyo, good evening, Karoke. Basta pogi ay palaging ginagabi. Banat lang, Karoke, sabi niya. No? Kao naman. Sana kung magkausap tayo, kalat niyo, minsan. Tagal na nating magka-print, hindi pa tayo nagkakaroon na ano, pa tayo nagkakausap ng person, yung ano, yung nagbi-video call, ganun. Pag may time ka, kalat ni, sabihin mo lang, kwentuhan tayo. Mukhang masaya kang kausap eh. Hello, Ms. Akira Milos. May have a blessed. Ingat palagi, sabi niya. Walang audio. Meron, Noel. Ah. Estrelita Hero, shout out. Hello po, Sir Roque, watching from Japan. Hindi pa na-contact si ano, Rain Ichu, Estrelita Heroes. Nandiyan siya sa Japan eh. Ladies Anita, shout out. Good evening po, Sir Roque, and to your loving wife mo po at mga lahat ng sumusubaybay sa programa mo po. Mabuhay tayong lahat, sabi niya. Mabuhay, Ladies Anita. Sumagot siya lahat niyo. Good evening din sa'yo. May you have a pleasant night. Sweet and sweet dreams. Oh. May Queen Atilio, shout out. Sabi ni Kibuloy, nagpalit na daw sila ng pangalan ni Jesus, ni Jesus Christ. Lumalabas na ang bagong pangalan ni Jesus Christ ay Apollo si Kibuloy na. Baliw nga yan, May Queen, ano ka? At ang pangalan ni Kibuloy ay Jesus Christ na. Kaya pala, pahirapan kung mahuli si Kibuloy. O, yun nga. Ay, Lord. Ladies Anita ulit to. Kingdom of Kondo. Si Kibuloy po. Oh, si Kibulok po, sabi niya. Cassandra Daisy, shout out ha. Malala ang pagkabaliw ng mga DDS members ni Kibuloy. Wala nang gamot yan at hopeless. Bakit? Yung Our Father prayer natin ay ginawa ng mga members ng simbahan ni Manyakis at kasama na ang pangalan ni Kibuloy sa dulo ng dasal. Aray, kung ganun ba? At tatlo limang beses sa isang araw nila dinadasal. Talagang ginawa nilang Diyos si Rapis. Yan ang galing kay Arlene Stone na naging member ng KOJC. Oo, grabe no. Anong klase no? Miguel Soriano, shout out. Yung audience may mental health problem din, no, 'di ba? Oh, talaga. Hindi mental health problem 'yon, Miguel. Bayad ba ngayon? Oo. Elizabeth Iscari, shout out. Good evening, Sir Rox. Ang sarap pakinggan ng mga sinabi ni Bibi Leni. Dito pinapakita kung gaano siya ka-concern sa ating bayan. Nakakahinayang talaga at di siya naging pangulo natin. We miss you, aming Leni. Sana kahit sinadurman lang tumakbo ka para sa ating bansa at napakahalaga mo para sa amin. We love you. Oo. Oh. Totoo yan, bipilihin niya. Friend Shevin Sapeda, shout out ah. Christy Ansen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, shout out. Sabi ni Friend Shevin, grabe si Rox. Ang lupit nung si Almiris. Anong Almiris? Alvarez? Yeah, este sino... Sino nga ba yung hinduropot na balimbing na yan? Grabe, lala ng tama, ano po? Sa totoo lang po, eh, kahit po yung pinakamahusay na siyensya sa paggamot sa mga may malalang tama at sapak, Sir Rox, di po pala kakayanin. Totoo, susurrender po, kahit pa po yung pinakadalubhasa na manggagamot. Totoo yan, di po
maglalakas ng loob. Hay, mga buisit na yawa. Pwede, kakapal na mga mukha nyo. Hindi ba kayo ikinahihiya ng mga pamilya ninyo? Mga leche, mga buisit. Ayun, una ni Tia Deli. Ay, ako. Elizabeth Iscari ulit, oh. Tungkol naman sa sinasabi ni Bibi Leni na malaki ang problema ng ating mental health sa ating mamamayan. Totoo yan. Kasi ang mga nasa gobyernong ito, sobrang dami ng may mental health. Totoo yan. Ang tataas ng mga katungkulan, lalo na itong digong na ito, ng dating Pangulo. Tapos itong rukwetang bakla, may sayad na din. At isipin ninyo, yung spiritual advisor ni digong na ito, galing mental pa na si Kibuloy, na son of God. Tawa-tawa. Sila ang unang problema sa mental health. Totoo. Yung nga, kaya nga, kung yan ang haharapin ni Atty. Lenny Robredo, yung tungkol niya sa mental health, Sus Mariosep. Parang next to impossible yan, Madam BP. Dahil yung mga may mental health sa atin, nakapwesto pa sa gobyerno. Ha? Nestor Porcincula, shout out. Si BP Lenny, nagsasalita, saludo ako. Ako rin. Nestor Porcincula ulit. Sir Roque, sana magpakonsulta yung mga nasa Davao. Dapat kasi igapos na mga yan. Problema nga pa, paano eh. Descent, shout out. Dami nga pong nahawa dyan sa virus pinakalat ni Kibuloy. Totoo. Hindi lang si Kibuloy. Yung BFF niya pa, isa pa yun. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox, sa inyong may bahay. God bless always. God bless, Raul Villanada. Jeff Ramos, knock, shout out, ha. Eman Escalona, knock, shout out. Raul Villanada ulit, oh. Aba, matutulungan pala ni BP Lenny ang mga DDS, lalo na si Kibulok o Roque, mga butante. Wala nga, kulang nga tayo sa psychiatry, sabi ni BP. Ted, shout out, Ted. Ano kaya ang tunay na damdamin ng mga taga-Dabawenyo ngayong maliwanag naman na binababoy sila ng mga Dabawenyong mga siraang ulo? Ngak-ngak sila ng ngak-ngak, ngunit wala sa hulog ang mga pinagsasabi tulad ng mga Duterte, Alvarez at lahat ng mga DDS kasama na si Kibuloy. Nakakahiya na, di lamang sa mga taga-Dabaw, sa buong Pilipinas din. Tama si Atty. Lenny, kailangan nila ng psychiatrist. Yun nga, kulang, Ted, eh. At saka, Ted, hindi basta psychiatrist ang kailangan nila. Kailangan talaga sobrang dalubhasa. Marcelo Santana, shout out. Karoke, kawaryo, sumasakit ang tiyang ko sa katatawa. Magkita-kita na lang tayo sa pilahan ng merong mental health problem. Mukhang tatamaan na rin ako. Magkita-kita na lang kami sa mga idol sa Senado at Kongreso. Ayan, si Ari Roque. Pag nakita kami niyan, babatuhin ko ng bugok na itlog yan. Ay, nako. Diyos ko. Shirley J. Sir, shout out. Karox, akala ko tayo lang ang mga warriors ang nakakahalata na may mga mental health ang mga yan. Totoo naman talaga ang sinasabi ni Attorney Claire. Sa sobrang loyal nila, sa amo nila, yan na napapala nila. Nawawala ang talino nila. Nawawala daw sa wisyo, Shirley, di ba? Sinabi nga nila sa kanyas, pinagsisisihan niyang lahat ang mga nagawa niya. Oo. Hindi, handa naman sila mamatay eh. Sila Scania sa kasi Matabato. Basta yun nga, nasabi na nila yung kanilang ano, para sabi nga nila ni Matabato, para pag namatay ako, at least wala na akong tapos na, naisabi ko na lahat ang lahat-lahat. Kagaya rin yan, ano, sila, kung merong Scania sa Matabato to si Digong, to si Kibulog, meron naman siyang Arlen Stone. Yun yan. Talagang God moves in a very mysterious way, di ba mga friend? Sarili lang mga tao nagsasabi sa kanila eh.
Ngunit dapat subalit, itong gobyerno ni His Excellency, pinoproteksyonan pa sila. Ay! His Excellency, yung kapakanan ng mga argabyado ang anuhin mo, hindi yung ng argabyado. His Excellency ka, diba? Bisko. David Allen Mendoza, shout out. Hello po, Karoke, at sa mga Rocky Warriors. Good evening po sa lahat. Hi, naku po. Marami talaga pong may sayad na ang pag-iisip sa Pilipinas. Di po ako nagtataka kung sakaling mga hikahos sa buhay ang mga tinatamaan yan. Pero yung mga nasa Kongreso at Senado, yun po ang ipinagtataka ko. Bakit ganun ang mga naahalal ng mga tao? Kininam talaga. Galit si David Allen Mendoza. Dahil ba sa pera at popularidad? Mismo. Sana po sa mga susunod na mga eleksyon ay ang tamang kandidato na ang ating iboto para naman po may maibigay tayong magandang kinabukasan sa ating mga anak at kaapu-apuhan. Kung magiging maayos ang kumulik. Arlene Tayam Nak, shout out. Good evening po, Tay. At sa family mo po at sa mga Rocky Warriors. Good evening, good evening. Friend Sherwin ulit to. Sabi niya, Sir Rox, saluduhan po natin ang ating mga iisang madam at tunay pong kagalang-galang na BP Lenny Robredo. Shout out po sa ating lahat sa pagpili po ng tunay na nasa matuwid at tamang pag-iisip na dapat po naging pinuno talaga ng ating bansa. Edukada, matalino, may takot po sa Diyos. Higit po sa lahat, mga madlang people, ang aming pong pinuno na pinili wala pong sayad at wala pong trilili. At hinding-hindi po nangangailangan ng psychiatrist dahil wala po siyang any mental issue or mental problem. Siguro naman po, Sir Rox, lahat po ng mga na-mental block at nabudol nung past election, sana po kayong lahat gising na po sa katotohanan. Budol is life, karma is real. Sa amin pong samahan, bawal po ang mesay. Meron po ang pasok, pero pinapatay ko na dahil baka mahawa pa tayo . At may malupit na topak. Gang sa muli po, impong basyang lalayas po muna. Sa inyo pong lahat, tunay pong nagmamahal. Ang asungot at makulit ninyong Tia Deli. God bless po, Sir Rox. Take care, Team Rocky Warriors cares. Take care ka rin dyan, friend Tia Deli ka. Brother Elias Isyo, shout out . David Allen Mendoza ulit . Karox, may mental health problem po talaga ang mga supporter ni Digong dahil po kaya sa salapi at pangakong mabibigyan ng magandang pwesto kapag naluklok ang gusto nilang iluklok sa gobyerno mismo. Tapos sinasabi nila ayaw nila sa giyera sa China pero silang gustong girahin ang gobyerno ng Pilipinas mismo. Galing talaga ng mga Rocky Warriors. Ha? Ayaw nila ng gera sa China. Ginegera nila si... Gagot ka lahat yung gagoy, no? Alberto Olaer, shout out . Aya Sulemanak, shout out. Nakakalimutan ko i-shout out yung anak-anak ko sa Malaysia. Ha? Sabi ni Alberto Olaero. Karoke, pag ako ang dadaan sa toll gate ni Kibuloy, ambalusin ko siya ng dala kong panghambalos sa asong ulol, Karoke. Arlen Tayam ulit . Tama si President Lenny, daming may sira ang ulo dito sa Pilipinas. Buti dito sa Rocky Warriors, mga matatalino. President Lenny ang tawag ko kasi siya naman talaga ang totoong nanalo. Bihira kasi ang kumukuhang ng kursong doktor ng mga baliw.
Ang alam ko sa Bicol, ang doktor sa mental, tatlo o dalawa lang ata sa buong Bicol. Patay tayo dyan. Buti ko, konti naman baliw dyan sa Bicol, friend. Ha? Sa Davao, ilang kaya ang... Sa Davao, dapat ang ano dun, doktor, marami. Ha? Alintayan mo nito. Ginayo maata ni Sara si BBM kung bakit pinagtatanggol pa. Eh, walang silbi naman sa, na pinuno si Sara. At lalo na si Digong. Ha? Totoo yan. Librado Ludovico, shout out. Ha? Rowan Jelly, Jural Jelly, shout out sa inyo dyan. Nakontak mo na sila, friend Librado. Nandiyan sila sa Canada eh. Ha? Blessed morning po, Aroke, and to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Si Sara Botangera, tambaloslos, walang pakialam sa bansa. Si Bibi Leni, head to put ang pagtulong sa bansa. Hindi masiba sa pera. Kung anong ibinigay sa kanya, that's it. Totoo. Ha? Christian Chengnap, shout out ah. Sabi niya. Greetings po, Tatay Roque, and to all the warriors. Napanood ko nga po yung guesting interview ni Kabayan Noli sa DHT mong presidente ng Pulika ng Pilipinas. Tay Rox, parang na-miss niyo rin po yung real... Miss niyo rin po yung real Philippines. Real Philippines. President Madam Atty. Leni, beloved beautiful Robredo. Nakakamiss naman po talaga siya. Sa totoo lang po, nagbasa din po ako ng mga comments during the program of Kabayan. Mostly mga positive po ang mga comments. Oo. Totoo 'yun. Binasa ko rin, karamihan positive. Christian Chengal ito, sa totoo lang po, very inspiring and progressive ang mga project ni Madam Atty. Leni Robredo sa kanya pong angat Pinas Incorporated, Angat Buhay NGO Foundation. Tama po kayo, Tatay Rox. Karamihan sa mga may mental health problems is mga nasa gobyerno. At yung mga wala na sa gobyerno, na piling nasa gobyerno pa rin until now. Ang tinutukoy ko po ay ang Duterte Running and Company. Patay tayo dyan. 3JC Hope, shout out. Sabi niya, si Sara si Sisa. Si Kips, kaisip ka na naman, gusto na ako patawanin, ano? No? Si Sara, si Sisa, si Kips, si Basilio. Hinahanap ni Sara si Basilio. Basilio, nasaan ka? Sabi naman ni Basilio, nagtatago ako sa Prayer Mountain dahil hinahabol ako ng mga FBI. Ganun. Ramon Valencia, shoutout. Bossing, naniniwala ako kay Madam BP Leni na maraming mesayan sa Pinas. Kaya lahat ng comments ko meron tabogo. Tabogo na lang ang naniniwala sa mga yan. Salute kay Atty. Claire at sa lahat ng Rocky Warriors at pamilya mo. Salamat, salamat Ramon. Totong Gonzales, shoutout ha. Good evening, Sir Rox. Tama po si Madam Leni. Sana po lahat ng probinsya madagdagan ng mga doktor. Huwag lang po sa Davao. Kasi po, siguro kung yung doktor na madidestino sa Davao, sigurado mahahawa po sa pagiging tanga ng mga namumuno. Isama nyo na si Kimo. Sobra na rin po kasi yung luwag ng tornilyo niya. Mantakin nyo. Yung gluta ginagawa ng kape. At take note, gusto pa niya na maging chairman ng mga tanga. God bless mo, Sir Rox, mga kapatid. Meron bang committee ng tanga? Ha? Meron na ba sa Senado yung committee ng tanga? Parang meron nga, marami-rami dyan eh. O, di ba? Panginoon. Librado Ludovico ulit. Ay, nako Pilipinas, saan ka pupunta? Ang daming mga buwang nasa Senado at Kongreso, may pinag-aaralan o wala. Di ba, Karox? Totoo. Kaya ako minsan, napupuri ko pa si Lito Lapid eh. Walang problema kay Lito. Oo, totoo. Doon lang siya.
Kung saan siya nakaupo, doon na rin siya. Hindi siya malikot. Di ba mga boss? Alberto Olaer, shout out ah. Kanya. Pero okay, ang nagrarally dyan sa Tagum City, Davao del Norte, inaatake na sila ng mga lamok na may dalang sakit na kalintura at malaria. Pero okay, ang sakit ng malaria sa umaga 9 a.m. pag umandar na ang sakit mong malaria, bukas ng umaga ganun din, nakasakit din ako ng malaria nung World War II sa Cotabato. Ngayon, South Cotabato na karaoke. Raul Villanada ulit oh. Ang may tagas, hindi nila alam na sila ay may tama. Kala lang nila na sila ay tama. Totoo, Raul. Marilo Pabiana, shout out ah. Sabi, late good night po tay at sa mga ka-warriors. Napakabanayad magsalita ng ating kagalang-galang na Madam Bipileni Rubredo. Sumobra na po kasi sila sa kadadaldal ng paulit-ulit na issue na ang gusto lang naman nilang makamtan iluklok ang idolo nila na hindi mga inisip na ikasisira ng ating kalagayan bilang isang bansa. Marahil kulang na sila lahat sa tulog kaya di na nakakapag-isip ng tama. Kaya dapat po i-recommend natin mga ka-warriors na maipabook sa ating Madam Leni, mapatingnan bago pa sila matuluyang lumala at magkahawa-hawa ng maraming Pilipino. God bless us po tay at sa mga ka-warriors. God bless Marilu Pabian. Marilu Pabian ulit. Gustong gusto ko din po si Attorney Claire. Matalino po siya at may pangil. Magtaray. Nakaka-good vibes po kapag tumatawa. 'Di ba? Magdilang ang help po kayo tay na maging senador siya. Kasama ni Attorney Toto Causing. Oh, 'di ba? Sumagot si Arnold po si Diego. Correct po. Mala Miriam Santiago po siya pag nagkataon. Oo, totoo ha. Mas bilib ako dyan kaysa kay Miriam, sa totoo lang. Ang galing, magaling. Chupisto Bunaaw, shout out ha. Isang mapagpalang gabi, Kuya Rox. Chupista Bunaaw pala. Sarap mo po talagang tumawa. Nakakawala ka po ng problema. Ano ba yan? Kuya, buhay pa po pala si Hello Garci. Akala ko matagal nang natunaw yung Lord Jesus kung magkakataon. Dalawa na ang kumulik sa darating na eleksyon. Di buhay na naman si I Am Sorry. Patay tayo dyan. Wala. Alam nyo sa totoo lang. Masama amoy ko dyan. Ito. Kasi itong mga to, itong sila Harry Shoke na to, sila Panero, talagang ayaw bumitaw eh. Ayaw bumitaw. Talagang asang-asa sila eh. Na talagang babalik ang kanilang Panginoon. Oo, totoo. Chupista po na ulit to. Sana mali ako. Kuya Rox, sino po ba yung user na yan? Bakit may user na matido at may user na ewan? Nga eh, di ko alam. Sumagot si Kat Gray. Iba-ibang, shoutout Kat Gray, iba-ibang account or tao po ang mga user na yan. You can create an account without using real name or username. Pag walang personal username, that will be user only. Oh. Rodelia Alpilor, shout out ah. Sir Rox, grabe na po ang nangyayari sa gobyerno natin. Mismo lang si BBM ang nakakalot. Sir Rox, grabe na po ang nangyayari sa gobyerno natin. Mismo lang si BBM
ang nakakalutas ng mga nangyayari ngayon, ang gulo po nila. Salamat, Sir Rox. Ingat po. God bless po. Di nga problema nga, Erdelia. Harap-harapan niya pinoproteksyonan. Yung nang papagulo sa kanya, yun ang problema, mga Erdelia. Sa halip na, ano, ewan, hindi natin alam. Ah, sana tama si 3J si Hope. Ah, na ako rin, yun, sana tama ako na hindi niya pwedeng sabihin kung kontrahin niya na yan. Eh. Parang inaantay natin ICC. Diba? Sana tama ako dyan. Bakit niya. Christian Cheng, oh, sabi niya. Tama po kayo, Tatay Roque. Karamihan sa may mga mental health problem is mga nasa gobyerno. Oh, diba? Hindi lang basta. Ah, grabe. Huh? Christian Cheng ulit. Oh. At ang iba pang may mga mental health condition, Duterte Planning and Company, dapat sa mga yan, turo ka ng matindi ng mga volunteers doctor ni Madam President Attorney Leni Robredo. Christian Cheng ulit to. Dito po ako kay Mima Kilikili, Este Alicia. Ako po until now, di pa rin believe sa kanya. At never ever po ako maniniwala sa Mima Kilikili Alicia na yan. Halatadong obvious naman na hinug sa pilit ang pagiging pro-kuno-now ni Alicia kay Madam Leni Robredo. Until now po, Tyrox, may mental health issue pa rin si Mima. Mima lang talaga. Paalam po now, Tyrox. God bless po. God bless, Christian Cheng. Billy Bona. Welcome to the club. Yung biktima ng EJK, sila ang protektadong people ni Pentanil Alvarez. Cat Grey. Sabi niya, ha? Nakakamada na ang mga mauupo. Patay tayo rito. Nakakamada na ang mga mauupo sa 2025. Kaya yung mga mandaraya noong 2022 ay intact pa rin. Ang pinag-aawayan na lang nila ay kung sino ang nasa trono. Kaya si Ecstasy ay patawa-tawa lang dahil hindi pa daw umiinit ang puwit sa upuan ay pilit na siyang hinahatak paali sa pwesto. Dati nang may gentleman's agreement ang mga unitives. Ang usapan, basta mabawi ng mga yaman ng dinambong ng mga Marcos at clear na ang mga kaso ng pamilya at makananakaw muli ng limpak-limpak kaliwat kanan sa kaban ng bayan ay pwede nang umiska po si BBM and now awaiting to be dethroned. Kaya nga he doesn't mind being serious. Yun lang, nasarapan pa kaya wait lang may gusto pang gawin ang mga mandarambong. Kaya tama lang si Attorney Lenis at Senator Trillanes na tumakbo na lang sa local election. Trillanes for Caloocan Mayor, Pipileni for Mayor ng Congresswoman Naga dahil walang mekos-mekos sa local. Ang galing ni Cat Grey, oh. Armando Cabrera, shout out. Kay Digong at Alvarez Panelo and Harry Mau, kailangan kabitan na yata sila ng exhaust pan sa kaliwang tenga para mabawasan ang init ng ulo nila kay PBBM. Sobra, no? Ang sisip-sip, sabi nga ni Atty. Claire. Eh. Sobra raw sila magsip-sip sa kanilang amo. Sumagot si 3J Show po. Bigyan ng jacket mga yan. Ah, patay tayo dyan. Ito. Leopoldo Bergoño, shout out. Good afternoon, Karoke. Paano kung sabihin ng psychiatrist, hindi baliw si Kibbs? Oo. Hindi siya kaya to sa tumingin sa kanya. Tandaan mo to, ha.
Leopoldo Bergoglio, pag sinabing ng psychiatrist na walang tama ang utak ni Gibbs, siya ang may tama. Sumagot si TJ, etiyak na DDS yung psychiatrist, naghahagigikan ang mga baliw. O, diba? Ang taga na sasabihin niya siyang ano, appointed son, dadaan sa kanya yung kaluluwa, kung di ba naman baliw, di ba? Ah, ikaw, Leopoldo Bergoglio. Ano sa tingin mo, si Kibaliw? Kung para sa'yo, ikaw ba, Leopoldo, naniniwala ka na yung kaluluwa mo, dadaan muna sa kanya para makapunta sa langit? Naniniwala ka ba na napa-stop niya yung Lindol? O, ganun lang yun. Ganun lang kasimple yun. Kaya nga, hindi naman kailangan masyadong magaling na psychiatrist yan. Tayo, hindi tayo psychiatrist. Pero dinideklar ako baliw yan. Ha? Al Olalia, shout out. Hindi talaga makatiis ang ating mahal na tunay na Presidente Madam Atty. Lenny Robredo na hindi tumulong sa ating mga kababayan. Siya lang talaga ang bukod tanging nagmamalasakit sa mga nasa laylayan na mayorya sa ating mga kababayan. Good day sa Rox at sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Al Olalia. Al Olalia ulit, oh. Ha? Ang tunay na baliw ay si Duterte mismo. Isang psychotic na sinwerteng ibinoto ng sa pinakamataas na posisyon at marami ang kanyang naimpluwensyahan. Inalalayan pa ng isa pang baliw na si Kibuloy. Good day again, Sir Rox. Roy Saavedra. Roy Saavedra. Welcome to the club. Mas malala yung naniniwala kay Kibulok. Totoo. Mas malala yun, siyempre. Sumagot si 3JC po. Mas malala yung babaeng vlogger ni Kibs. Ika nga, mga spiritual wives yan. Nakakala mo, ha? Mga pang night duty ni Kibs yan. Roy ulit, oh. Ang sama ng mga sinasabi ni Butanding Roque K. PBBM. Masama rin, masama na tama nun, eh. Malala na rin yun, eh. Amado Galang, shout out. Kaya pala maraming supporter si Kibaliw at si Dutae. Mas matindi ang tama ni Dutae ka Rox. Dahil pag may sinabi, tapos babawiin, joke lang daw. Kaya nga, matagal na yan. Kaya nga, hindi ko pinag-aksayan ng tinta yan. Yung iba na, ibinoto pa nila yan. Oh. Soylo Flores, shout out. Joe Flores, my friend, shout out. Sabi ni Soylo, sa Davao City lang, ang dami niyan. Hindi kasi pinapansin masyado ng mga Pilipino ang problemang iyan bagkus. Ginagawa lang katatawanan yung may sakit. For example na lang, si Kibuloy. Ang dami ng clinical manifestation na may tama sa utak pero tinatawanan lang. Pansinin ninyo. Totoo. At may naniniwala ng gunggong. Junsim. Welcome to the club. Good day, M-Tai, sabi niya. Ana Pelgo, shout out, ah. Mga leader natin ngayon, kadalasan may mental health problem, lalo na sa panahon ni Digong Nyo. At isa si Digong Nyo ang nangunguna na may mental health problem. O, oh, diba? Joel Ugdang. Welcome to the club, Joel Ugdang. Kapag may tinakpan, kapag may tinakpang butas, kailangan walang sumisingaw, diba? Jun Lagon, my friend, shout out, ah. Si Jun 360. Good day, Manong Rox. Finally, mabibigyan na rin ng pansin ang mental health issue diyan sa Pilipinas. Finally, mapagtutuunan na ng pansin yung mga may katok na pamilya sa Davao na humawa sa mga kaibigan nila. Sabi nga ni Giovanni Calvo, katok, mga misis. Ah, diba?
Nakalimutan ko na yan, friend yun, si Giovanni Calvo. Dati, pinapanood ko yan eh. Oo. 3JC po. Hello, Sir Rox. Tawag-tawag. Mental health problem ang number one problem sa ng Pinas. Kakahiyamang aminin, pero nagtatago ang number one may mental health problem. Meron siyang kapangyarihang pindutin ang vibrator ng mundo. Pero hindi niya hindi makaharap sa Senado. Wala ba siyang vibrator para sa Senado? Abnormal yung hype niyan. Nasa kanya na lahat. Manyak. Abnormal. Pero yun nga, friend 3J Shop ka. Same feather is the same bird. Lapit tayo magsang oras, friend. Yeah. Naku, Madam Lenny. Tiyak na activate mo na naman ang huling turnilyo sa utak ng mga DDS na yan. Lumuluwa sa galit ang mga mata nila at parang na uulol na gustong maniba ng predator. Tiyak nang gagalaiti sa tuwa. Ang mga DDS. Totoo ah. Rejection of ulit to. Maya ba ako si Rock, sabi niya to. Aba, natakot bigla si Alvarez. Biglang nag-sorry, natakot makulong. Ang lakas manawagan na sa AFP at PNP bahag naman pala ang buntot. Dapat siya ang tawaging duwag ni Tulpo. Tawa ka. Hindi, friend ha. Kanina napanood ko sa Politiscope. Hindi raw siya nagsosorry. Mapadala ko sa'yo. Manoorin mo. Ha? Tsaka yan ha. Kung talagang yan. Dyan. Pag yan hindi natanggal, sabi nga ni nung mga maliliti mong magagaling na abogado ha, yung ginawa nito si Alvarez sapat na para siya matanggal bilang kongresista. Oh. At makukulong pa dahil maliwanag, wala nang magsabi. Yung ginawa niya ay inciting to sedition. Oh. Ha? Magrabe pala 'yon. Oh, ang dami ng pinapanood ko yung mga magagaling na hindi basta abogado ha. Mga justice ang mga nagsasabi, ha? 3J show pala ito. Sir Rox, nanggagalaiti ang mga DDS ngayon. Double whammy sila. Una, biglang sorry si Alvarez, natakot baka madislodge sa pagka-congressman. Pangalawa, umiskor si BBM, nakahuli ng 13 billion shabu. Tawa-tawa. Sunod, sugod agad mga DDS vloggers, hindi magkanda ugaga kung papaano sisiraan si BBM. Ingit na ingit mga DDS. Oo, diba? Sinira na. Pinapalabas nila, drama. Yung pagkakahuli, ha? Peke, parang gano'n. Ano, 3J Show, may ano pa, si Alvarez, marami siyang aharapin dahil sa, ano, ha? Pwede pa siyang madisbar ayon sa mga justices pa, ha? 3J Show pala ito. Ito namang si Kimo, talagang kandidato number one sa pagiging baliw. Nagpa-presko tapos hindi malaman kung saan panig ba talaga siya. Bombahin din daw nung mga China ship na nang bomba sa mga Pilipino. Tapos biglang sasabihin, di natin kaya China. Tapos gawing economics daw ang Ayungin Shoal dahil ito raw nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ibig niya sabihin, gawin para tindahan ang dagat ng Pilipinas na pwedeng bumili ng isda ang China. Bilib ako sa utak ni Kimo, pang out of this world. Ikaw lang eh. Magiging number one ba yan ng ganun-ganun lang, ha? Daming tanga, sabi ko sa'yo. Daming may mental health problem eh, di ba? Ano to? Santos Sadang. Welcome to the club. Yeah.
mental health problem ng mga yan ay nakakuha nila sa katakawan sa kwarta o sa ayon ako sa iyo dyan. Wilma Takahashi, shout out. Oo, mental Oo, mental problem si Digong, pati drugs. Kaya maraming sira ulo sa Pinas. Totoo 'yan, ha? Mission accomplished, mga boss. Hanggang bukas po puli. God bless. Ay, nako, Pilipinas. Mag-komento po kayo tungkol ho dito sa ano. Maganda ho yung vlog natin, di ba? Oh, sana nagustuhan niyo. Oh, sana naging ano layo, no? Bukas ang maganda ho ang vlog natin, maganda ho. Tungkol pa rin na magbibigay tayo reaksyon sa ano ni Atty. Libayan tungkol na naman sa Vietnam. Oo. God bless, mga boss.